Hi guys, Mishy Vlogs, and welcome back to my channel. So for today's video, isasama ko kayo sa pagpapack ko ng things na dadalhin ko for my upcoming travel this November. So I will be traveling with my cousin, and first travel namin ng pinsan ko. This will be our first travel kasama yung pinsan ko. Kasama ko yung pinsan ko and super happy ko kasi kasama ko siya. And first time namin mag-travel together. I mean like out of town syempre. And actually sa pupuntahan namin na place, this will be my second time na nakapunta doon kasi yung first ko is I've been there last 2019, and for 2022 yung pinsan ko na yung kasama ko, and I'm super duper happy na kasama ko siya. Super biglaan lang tong travel namin kasi hindi ko alam, out of nowhere lang kasi to, and my cousin decided na mag-book ako ng plane ticket papunta doon. And akala ko joke lang. Pag-uwi namin, kasi galing kami nun sa SM, nag-shopping siya eh. Nag-shopping siya. Tapos pag-uwi namin, sabi niya, ate, mag-book ka na ng aeroplano. And then sabi ko, ha? Basta nangyari. As in, sobrang bilis ng pangyari. Nag-book, nag-bayad, nag-book ng hotel. And that's it. Plan naman talaga namin na mag-travel, pero dapat sa 2023 pa. We planned it by March 2023. And so, ayun nga, medyo napabilis lang yung travel namin. Nas napaaga yung schedule. So, we don't know. Biglaan. So, kailangan din namin nag-prepare ng biglaan. So, for this video, share ko sa inyo kung paano ako mag-pack ng mga things ko sa carry-on luggage ko nandito. Kasi nga syempre wala tayong check-in baggage, so meron lang tayong 7 kilos na pwedeng dalhin. Without further ado, let's get started. Short story lang guys, simula nung binili ko tong luggage na to, mas nauna pa tong nag-travel kesa sa akin. Alam nyo, mas lakwatsyera pa tong bag na to kesa sa akin. Why? Una-una, kakabili ko lang tong ng luggage na to, tapos hindi pa siya nagtatagal, siguro magto 2 weeks, 3 weeks sa akin. Nauna pa siyang pumunta sa akin ng Singapore, ha? Diba? Nakaabot siya ng Singapore. Hinirem kasi siya nung best friend ko. Shout out, Jerjeto Kalag. Dinala niya to sa Singapore. Kaya yun, nakapunta to ng Singapore. And lakotsera to kasi kasama ko to sa Masbate, kasama ko to sa Katanduan. Sa lahat ng mga lakad ko na kahit 3 days lang, ito yung daladala ko. Kasi mas convenient kasi sa akin magdala ng luggage eh, kaysa sa backpack, kasi hindi ko kaya masyado, nagbibitbit talaga. Parang hassle sa akin pag naka-backpack. So, at least, hinihila-hila mo lang. So, to start with, ano nga ba yung mga ilalagay ko dito sa maleta? So, ayan. Empty. Wala pa ilalagay. Ayan. Kasi guys, dadalhin ko yung isang ganito, tsaka isang another bag. Yung maliit lang, hindi ko alam kung ito yung dadalhin ko or ito. Yan yung mga dadalhin kong bag kasi dyan ko lalagay yung mga IDs, yung mga paper, yung phones, yung mga tech gadgets, dyan ko ilalagay. So, sa luggage ko naman, lalagay ko is this one. This is a travel storage. Yan. And magdadala tayo ng andito na din actually yung mga nilagay kong gamit eh, para mabilis na lang. Actually guys, nag-pack na ako, pero maaga talaga kasi ako mag-pack kasi minsan nag-changes ako, minsan pabago-bago yung decision ko na iba na lang gang susutin ko, ganon. So, ayun. For this video, eto, meron akong dalang mga swimsuit. Oh, alam niyo na kung saan nakapupunta. May dala akong swimsuits and other dress. Mga dress kasi si bakla magpuputushoot sa pupuntahan. Ayan. Hindi ko alam kung ilang kilos lang. Pero magaan naman siya. Hindi ko lang alam kung ilang kilos to. Basta magaan to. Sana hindi mag 7 kilos yung dadalhin ko. Ito yung dadalhin ko. Another thing is nagdala ko ng isang tote bag. Para pagdating doon, may bag ako. Kahit mabasa, okay lang. And meron akong dalang swimming shoes. Kasi nga, magsiswim si bakla. Eh, ayoko nung naaapakan ko sa dagat na mga something-something. Hindi ko alam kung mga shells or anything. Kasi,
nung bata ako, kinatakot kami ni Lolo ng mga naaapakan na ganito ganyan, baka may sea urchin, sabi ko ganun. Kaya hanggang ngayon, magta-13 ako, nadala ko siya. Basta ayaw ko nag-aapak sa dagat. Bali guys, nadalhin ko sa luggage ko isang tooth bag. Nadala ako ng travel storage nga yung unang pinakita ko. Along with is this one. Ang laman naman nito is my beauty things. Magamit ko sa mukha. Pero babawasan ko to kasi para mas gumaan, dadalhin ko lang yung mga kailangan ko like blush on, sunscreen, importante, oh my god, muntik ko pang makalimutan. Yung body sunscreen, iba yung sa mukha, iba yung sa katawan. Hindi tayo pwede umitim. Na sobra. Lip tints, and yun. Actually guys, itong bag na to, sobrang tagal na nito sa akin. And meron lang ako laging dala nito. Binigay kasi ito sa akin ng dati naming manager sa dati kong work. Na galing talaga itong Italy. Tapos, pinabless niya ito. Tapos, binigyan kami lahat ng mga empleyado. Yan, may rosary yan sa loob. And lagi siyang andito sa bag ko. Kaya, lagi ko itong dala. Basta may mga bags ako ng mga little rosary sa loob. Ito, dadali ko itong beauty products ko. Itong pouch na to. Dadala ko ng slippers kasi yung shoes, susuotin ko na papunta pa lang dun para medyo gumaan sa bag. And then, shades. Tsaka, yung, ano ko, toothbrush. Dito ko na lang sila lalagay lahat. Bali ito, ang laman nito ay dala akong portable na plancha sa buhok. Kasi pwede magkulot-kulot ako doon. Eksena for the shoot. Ganun! Tapos may dala akong ribbon. Diba? Bakla. Pwede magpicture-picture si bakla doon. Kaya, pasiguro ako lagi. May dala ako yan. Kasi yung mga importante yung dapat dalhin, bit-bit ko na siya, naka-ready na siya dito. May dala lang akong cup. Oh, meron akong cup. Tsaka yun. Actually, naka-ready na ngayon. Damit ko papunta pa lang doon ng pupunta namin. Naka-ready na siya. Naka-set na siya. Hindi ko pa sinusuot. Para nga, hindi ko na ulit labhan. Yeah, yun lang. So far, yun lang talaga dadalhin ko. Kasi nga, 7 kilos lang naman. So, konti lang talaga. Recap lang. Dadalhin ko is, asa damit pala, konti lang dadalhin ko siguro 3 sets ng swimwear, ilang pirasong undies, bra, tapos siguro sa dress, meron akong dalawang dress, dalawang short, dalawang t-shirt. Kasi 3 days and 2 nights lang naman kami. So parang wala ako masyadong, nagdala lang ako, yung jacket susuotin ko na kasi papunta doon para hindi na din siya pabigat sa bag ko. And yun, so far, tsaka nagdala din ako ng pantulog ko. Isa lang na pantulog kasi susuotin ko lang naman pag matutulog, tapos pagising, outfit naman si Mayora. So yun, so far yun lang naman yung mga dadalhin ko. And kukunti lang naman kasi hindi naman ako mahilig din magdala ng kung ano-ano pa. So yun. And by the way pala guys, kapag magta-travel kayo, always nyong i-double check yung mga dadalhin yung gamit. Tapos kung halimbawa mag sasakay kayo ng aeroplano, check nyo always yung mga dose. Ano ba yun? Check nyo palagi yung mga hindi at pwedeng dalhin sa aeroplano kasi malay nyo, hindi nyo alam. Tapos may madala kayong things na bawal pala, yung matatalim, bawal yun. Saka yun, remind ko lang din kayo sa mga hindi pa sa mga first time na magta-travel ha. Remind ko lang kayo na kung magdadala kayo ng liquids ay dapat pala guys, yung container niya is 100 ml pababa. Kasi kapag 100 ml pataas is kailangan nila, hindi pwede sa aeroplano. So yun. Kung halimbawa ito, dadalhin ko kasi toner ko to eh, kapang skincare ko to. So, like, for skincare, sa mga bottles na dadalhin nyo, dapat 100 ml pababa lang yung pwedeng dalhin. And, sa aeroplano kasi, you can only bring 1,000 ml or almost 1 liter ata yun eh. 1,000 ml ng liquid. So, kung halimbawa, yung isang ganito, ito, itong toner ko, ito 100 ml, pwede ako magdala nito ng 10 bottles, basta mag-equivalent siya ng 1,000 ml. Kahit pa yan, puno or hindi, kasi nagbe-base sila sa bottle, sa labas.
sa appearance ng bottle. Like for example, ito 100 ml, pwede ito. Pero pag 110, 105, hindi na siya pwede. Padadalhin ko ito. Alcohol, magdadala ako 60 ml, pwede siya. Basta then again, pag 100 something pataas, hindi na siya pwedeng dalhin. Ito naman 30 ml, pwedeng pwede. So basta, halimbawa, less than 100 ml ang isang bottle, pwede kayo magdala ng 10 piraso. Up to, huwag nyo naman dalhin lahat 10, pero up to 1,000 ml ang pwede nyo dalhin na pwedeng sama, isama sa aeroplano. Yun. And, kung halimbawa pala, nagtatanong kayo if pwede ba ngayon magdala ng tumbler sa aeroplano, the answer is yes, pwede kayo magdala ng tumbler sa aeroplano as long as wala siyang laman. So, for example, itong tumbler ko, pwede ko siyang dalhin sa aeroplano basta wala siyang laman na tubig. Yeah. Pero sabi nung ibang nakita kong vlog, may mga ibang ano daw na hindi na chin-check yung tumbler nila kung may laman eh. Kaya minsan nakakapasok may laman yun. Anyways, by the way guys, remind ko lang kayo ulit ng mga dadalhin nyo. Kapag mag-travel kayo, always wag na wag nyong kakalimutan dalhin yung mga IDs nyo. Wag na wag nyong kakalimutan yung mga papers na kailangan nyo sa pupuntahan nyo kasi sobrang importante yan. And medyo maigpit sa aeroplano kaya dapat before that, alam nyo yung mga dadalhin nyo. And sa travel nyo sa domestic, dapat 1 hour before andun na kayo sa airport. Kasi maiiwanan kayo. Tulad ng kapatid kong naiwanan. Konting minuto na lang. Late lang siya ng ilang minutes, naiwan pa rin siya. So guys, thank you for watching this video. And I hope nakatulong ako. And na-share ko din sa inyo yung mga gagamitin o dadalhin. Mga things and stuff na pwedeng dalhin na magkakasya sa 7 kilos na gamit. So that's it guys. Thank you for watching this video and sana nakapag share ako sa inyo ng konting things regarding sa pag-travel and sana nakatulong ako sa mga, for example, sa mga first time travelers kung na pwede nilang dalhin sa first travel nila kung sasakay sila ng aeroplano, yun. Sana naka-help ako. And yun. So far, yun lang naman. And magpo-post din ako dito sa YouTube ko ng videos ko ng travel namin. So, yun. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog.